la Virgen, kapayapaan po sa inyong lahat sa ating mga kamanalakbay. Narito na naman tayo sa Sabado kasama ang mahal na Virgen sa ating Pueblo Amante de Maria. At wala po ang ating pinaka-main, no? Pinaka-main pa, no? Host, no? Na si Father Nante Tolentino. No? Dahil ngayon po ay punong-puno ng kumpisalan, no, sa aming diocese, no, gabi-gabi may kumpisalang bayan, no, kaya meron siyang nasamahan ngayon na kumpisalan, no, kaya ako po muna mga kasama niyo, pero hindi ako mag-isa dito sa ating pagninilay na ito. Makakasama siyempre pa rin natin, no, yung pinaka-Batikan na author, no, na at ama ng lahat ng mga dambana sa ating bansa, no. Pinapakilala po natin si Brother Kendrick Ivan Panganiban. Viva la Virgen po, kapayapaan po sa lahat natin mga kamanalakbay. Welcome po muli sa episode po natin ng Pueblo Amante de Maria. Pasensya na po, medyo ano ng konti, kakagaling lang po natin dun sa naganap po natin na National Assembly ng mga shrines doon, wow, po sa Lipa noong pong February 19 to 21. Kaya alam, medyo ano pa po tayo ng konti, pero kakayanin naman po mga kamanalakbay. Ayan, no? Mga pala, busy-busy kayo nila Father Nante doon sa Lipa, no? Kamusta naman yun, Kuya Ivan? Napakasaya po, Father Friends, kasi isa po ito sa mga pinakamalalaki na pagdiriwang po ng ating pong mga shrines. Dati-dati po ang umaaten lang po sa mga ganitong National Assembly, naabot lang po ng 100, pero ngayon po nasa 380, wow, at ang participants na nag-register sa mga shrines po natin. Mula wow, po sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Napakadami naman yan, Kuya Ivan. No, sana makasali na rin kami dyan mula sa Minor Basilica. Amen! St. John the Baptist Taytay. Amen! Shout out po sa lahat ng mga taga-taytay na nanonood din sa atin sa podcast natin na ito. Kuya Ivan, may kasama pa daw tayong isa? Ay, syempre po, walang iba po kundi ang ating news dito sa ating programa. Talaga siya naman po talaga ever supportive po sa atin, at lumalabas naman po siya, alam naman po natin kapag meron po tayong mga regular interviews sa mga lay sharer. Walang iba po kundi si Doktora Rita Cusio. Viva la Virgen po! Viva la Virgen! Kapayapaan po sa inyo, Father Franz, Brother Ivan, it's good to be back. Na-miss ko po kayo, pero nakikita-kita naman tayo, hindi nga lang dito sa podcast na to. So I feel very blessed na nabigyan po ulit ng pagkakataon na makasama sa napaka-espesyal na podcast na ito. Balita ko si Miss Rita ay pumunta pa sa Palawan, umaabot daw yan sa Palawan. Sabi nga, nagkaroon pa ng seminar doon. Sa alam ko pong marami pong ngayong pinagkaabalahan si Ma'am Rita dahil marami pong ginagawa ngayon sa diocese, lalo na sa mga planning-planning. Amen. At saka yung sa synod po ay patuloy po, no, in preparation for synod 2024. Wow. Iba. Ayan. Ano ba ang pag-usapan natin ngayon, dahil Lent ngayon, ano, Kuya Ivan? Mm-hmm. Siyempre dapat tungkol sa Kwaresma. No, siyempre kailangan nating makita at pagnilayan pa rin ang pagdedebosyon natin sa Mahal na Birhen ngayong panahon ng Kwaresma. At ang special episode nga natin na ito ay tungkol kay Maria bilang ina ng awa sa panahon ng Kwaresma. Amen. Mas mabigyan tayo ng magandang pagninilay, no, tungkol dito sa ating tema ngayon. Kuya Ivan, balita ko, medyo bigatin tong makakasama nating guest. Sino po ba ito? Pakilala nyo nga po, Brother Ivan. Amen. Alam niyo naman po mga kamanalakbay, sa mga nagdaan po nating mga special episode ng Pueblo Amante de Maria, talagang gusto po namin na ang mga guests po natin ay talagang mga nasa, kumbaga ay talagang nasa pinaka-expertise ng kanilang field, sa alalo tigit po na sila po yung mga talagang punong nagninilay sa ating po mga nanunungkulan po sa simbahan. Kaya po, alam naman po niyo yung mga nakaraang PADM, as much as possible po, gusto po namin mag-invite ng mga obispo. At sa kagandahang loob po ng Diyos, meron po tayong makakasama. Ngayon po siya po ay magiging bishop-elect. So siya po ngayon, magiging obispo sa darating po na Marso. Ang ating pong bisita ngayon ay pinanganak at lumaki po sa Davao, at siya po ay naging membro ng mga Priling Dominicano or ng Order of Preachers. Pumasok po siya noong 1988 at nagtapos po siya ng kanyang studies sa UST, doon po hanggang nag-licensiate.
Tapos po, sa kanyang panunungkulan po sa Dominican Order, siya po ay naging assistant master students at naging novice master at naging missionary po sa Sri Lanka mula po 2006 hanggang 2015. Sa loob din, po ng panahong iyon, siya din po ay naging rektor ng Minor Basilica ng Our Lady of Manawag sa Pangasinan. At mula 2016 hanggang 2021 po, siya po ang prior provincial ng Dominican Province of the Philippines. Sa ngayon po, siya po ang Vice Rector ng UST Central Seminary at noong nga pong January 28, 2024, sa kapistahan po ni Santo Tomas de Aquino, siya po ay itinalaga ng ating Santo Papa bilang ika-apat na obispo ng Alaminos. Kaya po, isa pong karangalan para sa akin, lalo na't sa honor po na binigay niya po sa akin dahil ako po ang gumawa ng kanyang escudo o ng kanyang Wow. coat of arms. Ako po yung lubos na nagpapasalamat at syempre kasama po ng isa ngayon ang lubhang kagalang-galang Napoleon B.C. Palay Jr. O.P. Bisha, pelo po, viva la Virgen, kapayapaan po sa inyo. Viva la Virgen, sa inyong lahat, ha? Kapayapaan sa mga manalakbay natin, Father Franz, Brother Ivan, and Sister Rita. It's good to be here, ha? Sabi nga ni Father Franz kanina, bigat. Ito talaga mabigat ako, Father, yan, bago naging obispo. Obispoan po ako. Magkakaparehas po tayo, Father. I really thank Ivan, ha? Kasi ang dami natutuwa dun sa ginawa mong iskuda, Ivan, pati si Master of the Order. Ha? Wow. Nagtatanong siya sinong gumawa. Sabi, ang ganda ng paggawa. Saka, very Dominican, very Dominican. Amen. Thank you very much. Yan, and also yan din po ang ama ng mga iskudo sa Pilipinas. Ayan. Siguro, huwag na natin patagalin pa, Father. Kasi marami po kaming gustong itanong sa inyo dahil balita po namin, expert na expert nga daw po kayo no, sa mga usapin na ito, na lalo-lalo na kayo po sa bilang inyong pagiging Dominikano. Actually, Father Franz, trying hard po, sa totoo lang. Napaka-humble ng ating bagong bishop. Father, Bishop, no, sinasabi na sa panalangin subtuong presidium ang mga katagang sa ilalim ng iyong pagkalinga. Ayon po sa mga teologo, ito ang pinagmulan ng pagsasalarawan ni Maria bilang ina ng awa na may mantel na yumayakap sa lahat ng uri ng tao. Ano po ang inyong mga pagninilay sa pagsasalarawang ito ng ating mahal na ina? Maraming salamat, Father Franz. Alam ko itong dasal na ito, ito'y pinakamatandang dasal, no? To our Blessed Mother. At kinakausap po nga yung aming Mariologist kasi alam-alam yung history nito si Father Mactal. Kinuwento nga niya, it even antedated yung title ni Mary na Theotokos, no? Mother of God. Kaya itong dasal na ito napaka-importante dahil siguro ito talaga pinagdadasal ng ating mga kapatid nung may persecution, no? Ano na yung mga persecution sa Christians in early times. Ito talaga yung dasal nila. At naniniwala ako na sa dasal na ito, na talaga nakikita lang kay Maria yung kandungan, no? Kung saan tutungo yung mga tumatawag sa Diyos. Sa Dominican life, meron kaming na kwento nga na nung punta St. Dominic sa langit, walang Dominican sa langit, umiyak si Dominic. At sinabi ng ni Jesus Christ na you ask a Blessed Mother. At pag bukas ng Blessed Mother ng kanyang mantle, andun yung mga Dominican sa kanya, no? Sa ilalim ng kanyang mantle. Akala namin kami lang Dominican. Sabi ni Father June Bolo, no, pumunta sa ibang congregation, meron din pa silang ganun. So, hindi na pala exclusive sa Dominican yun. But going back talaga, itong prayer na ito napakahalaga kasi dahil dito, no, nakikita natin na the motherhood of Mary is expressed in mercy. No? And I believe ito yung kailangan na sa panahon ngayon. Sa mga apparition na nabasa ko sa mga kwento, no, ni Lucia, no, kahit si Faustina, at the end of life, ito ata yung pinakamahalaga, mercy. Love in action is mercy. Kaya nga, siguro nga pag dumating na yung panahon na huhusgahan tayo, sabi ni John of the Cross, will be measured by the love in action. No? Do we feed the hungry? You know? You bring to the thirsty? You know, visit the sick? And so on. Kaya napakalaga ang dasal na ito talaga. Amen. Amen. No, kahit nga Kuya Ivan, no, doon, Miss Rita, yung mayroon yung pagninilay na ganyan si Monsignor Venko doon sa image ng Birhen ng Antipolo. Bakit daw maluwag din yon? No? Kasi doon daw nilalagay ni Mama Mary yung mga deboto niya sa ilalim ng mantel ng Birhen ng Antipolo. Amen. Kaya ang ganda nung gano'n, no, na
halos lahat ng images siguro ni Mama Mary pagdedevotion natin sa kanya, may kita natin iyon. Kuya Ivan, may tanong ka ba? Bishop, move naman po tayo sa isa pang prayer, no? Yung pong panalangin po natin yung hymn na Salve Regina. So ito po ay noong pong 13th century at alam po natin na ito ay pinromote po talaga ng mga Dominican. So doon po malinaw po nandun yung title na Mater Misericordiae o Ina ng Awa. Bilang isang Dominicano po, no, paano po ninyo nakikita yung pagkilala ng mga members ng Dominican Order sa titulong ito ng Mahal na Birhen? Yung ano, yung Mother Mercy na yan, napaka-importante yan sa order, no? I think naalala ni Iva nung nilagay yung escudo na nakalagay yung motto namin. Kasi pag pumasok kami sa order, tinatanong kami, what do you seek, no? Sagot namin, God's mercy and yours. And alam naman natin na ang mercy na yan ng Diyos ay kung mayroong mang taong nakapasok talaga sa awa ng Diyos, naintindihan niya yon, ang pinakamalapit na tao ay si Mary, no? Si Mary. Kaya sa bilang Dominicans, ang expression namin ng pagkakaintindi namin ng awa, no? Lalo na sa aming pagkilala kay Maria, no? Bilang pinakamalapit na tao na nakilala ang awa ng Diyos. Kaya nga nung sa simula ng order, kilala kami sa motto namin na ano, contemplare et contemplata ali istradere, no? To share the fruits of contemplation to others. Pero meron kami motto na nasa sealed din namin lagi. Makikita nyo yan. Yung ano, laudare, benedicere, predicare. No? To praise, to bless, and to preach. Kasi nung tinanong yung Dominicans, ano bang motto ninyo nung simula kami? So ginawa ng Dominicans, they opened the preface to Our Lady. At nakita na doon yung expression na yan. Kaya from the start talaga, yun ang motto ng Dominican. Sa preface ng ating Blessed Virgin Mary sa Misa. Pangalawa, sinabi kanina yung kwento ni Dominic yung sa langit. Pagdating niya, wala yung mga Dominicans. Yung pala, nasilalim ng mantle ng Blessed Virgin Mary. Ayun yung kwento. Pero ang pinakamalapit na kwento sa amin, yung nagkasakit yung isa naming, isa sa pinakaunang members, si Blessed Reginald of Orleans, muntik na siyang mamatay at nagkaroon siya ng vision. Sa vision niya, nakita yung Blessed Virgin Mary at binibigay yung kanyang mantle na magiging part ng habit. At yung mantle na yan, yung scapular. Siguro kung napapansin niyo, meron kami scapular sa amin. Kasi si Dominic, nung pumasok siya sa pagpapare, dayusisa ng aming founder. At yung napasukan niya ay tinatawag canon regulars. Ito yung mga diocesan, they live in the cathedral, they follow the rule of St. Augustine. Ang habit talaga ni Dominic, meron siyang ano, capius, meron siyang tunic, pero wala siyang scapular. Kaya sa amin, yung dinagdag yung scapular, and we always have the tradition is given by the Blessed Virgin Mary. Kaya kapag kami nag-profess, ito lang binibless sa amin, yung habit, yung scapular. Of course, medyo contestable. Ang ginawa kasi ng Dominican, i-organize namin yung ibang mendicant order, binigay namin yung habit namin. Ito, nabigay ito sa mga ibang congregation. At yung isang congregation, mas napopularize nila yung scapular. Medyo contestable yan. Medyo magre-reklamo sila. Pero nabigay namin yung aming habit sa kanila. Yun, no? Yung aming motto, yung kwento ni Dominic sa langit na nasa mantle ng Blessed Virgin, yung scapular. Pag nag-profess naman kami, ang profession namin, kasama yung profession to the Blessed Virgin Mary. Kasama yun sa aming ano, obedience to the Blessed Virgin Mary. Yeah, very important. Kahit maging first order, tawag na dati, no? Mga friars and brothers. Second order, the nuns. The third order. Ngayon, we all call ourselves Dominicans. And even the lay Dominicans and fraternities of priests, meron kaming profession to the Blessed Virgin. At pagtitingnan ninyo, sabi niyo kanina yung Salve Regina, ang simula talaga niyan, kinakanta namin yan yung bago matulog, pagkatapos ng night prayer. Kasi may kwento noon, eh, nung si Jordan of Saxony, yung provincial pa siya sa ano, Lombardy. By the way, si Jordan of Saxony yung successor ni St. Dominic yan. Doon sa North, sa Lombardy, I think Northern Italy ata yan, mayroon isang brother na nadidisturb paggabi kasi na ano siya, nadidisturb siya ng isang demonyo. Nadidisturb yung buong community, hindi makatulog. So ang ginawa nila, they sing Salve Regina after night prayer. At nagbi-bless ng mga rooms, no? Bless yung mga brothers. Simula noon, ano na, tamahimik ng convent doon. At I believe nung si Pope Pius V naging, ano, naging Pope,
in-spread out ngayon sa buong simbahan. Kaya after night prayer ngayon, we pray the Salve Regina. Salve Regina. Yun, yun yung tradition namin. I think it's given to the church. I hope my memory and my history is correct. Pero yun ang pagkakaintindi ko. Amen. Tapos, I think ang pinaka, ano, pinaka crown ng aming ano talaga siguro, contribution sa no, the Blessed Mother ay yung rosary. No? The rosary. Though, hindi naman kami nagsimula talaga niya. No? We have the story that Dominic was given the rosary. Pero nung 1220, yung first general chapter namin, inapproved, kasi may devotion niya yung founder namin, inapproved yung ano, office of the Blessed Virgin Mary. Kasi noon, malalaki yung mga libro eh. Pag napunta nga ako ng, ano, ng San Agustin, nakita ko yung malaking libro. Siguro isang libro lang sila. Ano? Eh di naman pwedalhin niya. Pag nag-itinerant kasi kami, nag-preach, sudala nila yung maliit na ano, office of the Blessed Virgin Mary. Kaya pag narinig mo magdasal ka doon sa Manawag o sa Lanobal, sa Quezon City, yung pagdarasal ng Blessed Virgin Mary's rosary, rather the rosary, parang office. Yung Lord, open my lips, God come to my assistance. Kasi nagsimula yan sa office of the Blessed Virgin Mary, 1220. Hanggang sa na-organize ni Simon de la Roche at naging popularized, in-organize yung mga mystery. Yan. Instead of the Our Father, ginawang Hail Mary. Mahabang kwento yan. Pero yeah, the promotion of the rosary. Sabi nga doon sa Mariales Cultus, it's a favor no, given to the Dominicans to be the promoters no, of the rosary. The custodian and the promoters of the rosary. Ang isa sa mga nag-contribute ng ano na yan, devotion sa rosary, pag-found ng ano, Confraternity of the Holy Rosary. Ayan. Dominican yan eh, association, yung pag-promote ng rosary. So, maraming areas. I think yun ang siguro pinaka-importante, no? How Dominicans view Mary as our mother in our profession. And hopefully, pagdating sa langit, nandun kami sa mantle ng Blessed Virgin Mary. Amen. Grabe po, no, napakayaman po talaga ng tradisyon ng mga Dominikano pagdating po sa mahal na ina, lalo na po sa pagiging ina ng awa. No. Dr. Rita, baka po may tanong po kayo, Bishop. Amen. Ang ganda-ganda no, no, yung kakanta ng Salve Regina after the night prayers. Parang gusto ko na rin gawin yan dito kahit mag-isa lang ako. Sige po. Ngayon naman po, Bishop, pupunta po tayo sa medyo makabagong panahon. No? Noong taong 2020 po, sa kalagitnaan ng pandemya, naging tanyag po yung titulo ng Birhen na Ina ng Awa dahil sa pagkakadagdag nito sa litanya po ng Mahal na Birhen ng Loreto. Ano po sa tingin ninyo ang ipinapakita nito sa misyon at adhikain ng Santo Papa Francisco para sa inang simbahan? Yeah, yung ano talaga, no? 2020, parang lahat tayo nangangapa paano natin inavigate yung taon na yun. Ano? Kahit nga kami, hindi namin alam paano namin papangalagaan yung mga may sakit namin, kaya paano tutulong yung mga ibang tao. And we realized na we were on the same page, no? Na lahat tayo eh mayaman, mahirap, na sa mataas o sa pinakamaliit na patungkulan, lahat tayo naapektuhan. And siguro, Santo Papa, I believe, gusto niya talagang i-declare, no? Na ang sabi mo kanina sa simula, yung sinusapan yung prayer ng Suntuum, talagang si Maria yung ano, ating pupuntahan, no? She's our refuge, na alam natin na dadalo yung awa ng Diyos sa atin. Kaya I believe the Pope, with his advocacy for the poor and the marginalized, yung mga nahihirapan, gusto niya ma-emphasize talaga yung pagiging ina ng awa, no? Ina ng awa ni Mary. And alam niyo, bilang Dominican, I look at it in such a way, nung nag-gather yung aming Dominicans nung Providence chapter, at dinefine ngayon, ano ba naintindihan natin dun sa ano, sa awa na yan in terms of being Dominicans? Ang pagkaintindi kasi namin, pag nakita namin isang sitwasyon, wala kayong magagawa eh. I mean, we have only the model of Mary who writes in her heart the needs of brothers and sisters. Diba si Mary, pag di niya naintindihan, she ponders in her heart how to help. And I believe the Pope must have that in his mind, no, na yun nga, dati ng kandungan ng mga nangailangan si Maria. And sometimes at that time ng pandemic, di natin alam ang gagawin. And we have a mother, no, who writes in her heart that she never failed us, no. Ayun, nandito na tayo after pandemic. Buhay. At may mission pa tayo. Amen. Amen. No. Kaya lahat tayo na noong pandemic nangangapa, no. Talaga tayo nang nangangailangan ng awa, wala na pong iba. Maganda pong paninilayan, Bishop.
Sa panahon po ngayon, Bishop naman ng Kwaresma, no, malaking tema ang awa, dala ng mga gawain, pagbabalik loob sa Diyos, gaya ng abstinence, no, yung pagtitika, pagiging mukhaspalad, no, paglilimos, pananalangin, on pillars of Lent, diba, almsgiving, prayer, and fasting. Paano po nakakatulong ang isang debosyon sa Mahal na Birhen bilang ina ng awa upang lalong mapalalim ang kahulugan ng panahong ito sa liturhiya po ng ating simbahan? Ako may gusto sana i-share, may isa kaming gathering ito nakaraan. Ang topic naming gathering ay The Fundamental Theology of the Priesthood Conference, International Conference ng University of Santo Tomas sa Ateneo, no? Ateneo University. At mayroong isang speaker doon, tinanong ako, ano bang reception ninyo kay Meister Eckhart? Isa siyang parang tulad ni St. Thomas, pero iba yung kanyang way, via positiva. Sabi ko naman, kinikilala namin yung teaching niya. At isa sa mga tinuro ni Meister Eckhart, sabi, kung mahal natin si Blessed Virgin Mary, lalo na sa pinag-usapan natin ngayon, no? Ina ng Awa, ang sabi ni Meister Eckhart ay, we have to give birth to Jesus in our lives. Okay. Kaya nga siguro itong mga ginagawa natin, devotion ngayong Lenten season, 40 days, no? Meron tayong fasting and abstinence, prayer and almsgiving. I think they're very noble, but if done in the wrong reason, baka hindi talaga siya awa, no? Pwede tayong magpalagay ng ano, ng abo sa Ash Wednesday, o kaya magbibigay ng tulong sa mahihirap, pero we always remember na ito'y nagiging salvific kapag ito'y kasama sa ginawa ni Kristo, no? Na pagliligtas sa atin. We join in the 40 days of Jesus in the desert that he really intended to save, no, as through his sacrifice. Kaya naniniwala ako, pag ginawa natin for the right motivation that we follow Jesus because many are to be saved. For example, dito sa UST, nakakonsensya talaga ako rito pag lumabas eh. Sinasabihan ko yung mga seminarista, di ba tayo nakakonsensya, napakomportable ng kwarto natin dito at ang daming natutulog na mga homeless sa labas. Kahit sa Santo Domingo, pag umuwi ako ng gabi, nakikita ko doon sa kuwento, sa likod yung Angelicum School, ang dami nakakariton. Paano kaya ginagawa natin sa kanila? Ano? Kaya sabi ko kanina, parang sinusulat ko sa puso, ano yung gagawin dapat kami? Kasi baka malasaros kami nito. Yung dami mayaman, di ba? Tapos yung dadya yung mga mahihirap natutulog sa simento. Kaya alam nyo, sa pagninilay namin, gumawa kami ng paraan. Eh. Talagang inisita namin sila, kinausap. Ako, niniwala ko siguro talaga, if we have to give, to have to love Mary, we have to give birth to Jesus in our lives. No? Na we have to do something for those who are really suffering in our midst. So, after all these things that we have fasted, sana mauwi ito sa isang mission, ano? Pagtulong sa nangangailangan. I believe that's, this Lenten season will hopefully spur us to mission. No? May gagawin tayo sa nangangailangan. O baka before we know it, before we forget, baka iba pa kailangan sa palibot natin, ano, yung mga bata. Dito lang sa mga research na ginawa nila, yung mga bata ngayon, I think 20%, no? Isang school, may mga suicidal ideation. Ang reason daw, kasi walang time yung mga magulang, no? Nakausapin sila. Before we know it, baka nandyan sa tabi natin yung mga nangailangan. No? I believe that this season of Lent hopefully will spur us on sa mga talagang nangailangan sa palibot natin. Thank you. Amen po. Amen po. Awan tayo ng Diyos. Dapat tayo din maawa. Meron awa sa iba. Opo. At syempre po, ito pong awa nun, alam po, naalala po natin ito dun sa Jubilee of Mercy noong po 2016. At syempre, ngayon po, sa parating po na 2025, meron po ulit tayong Jubilee naman po ng inang simbahan. Ano? So sa mga pagdiriwang po nito, alam po natin malaki po yung gampanin ng awa at ang pagbabalik loob. So paano po nabibigyan daan ng debosyon po sa Mahal na Birhen bilang ina ng awa upang tayo pong mga kamanlalakbay po eh natututo sa ating pong journey bilang isang simbahan? Alam mo, napaka-importante na ano yan, siguro pag inilay. Kasi lalong Pilipino tayo, hindi tayo masyadong
nag-reason out eh. Mas emotional daw tayo. Oh. Emotional. No, pag umuwi ako ng bahay, meron kong kakilala eh. Sabi ko, magpatawad ka na. Tagal na, 2007. It has to do with family relationship, no? Infidelity, ganun. Magpatawad ka na. Siya, di ko siya mapapatawad. And ko, I hope you won't get angry. I have to tell you, you have to forgive. First, it's a gift to yourself. Kasi talagang, ano eh, makikita mo, no, nadidepress siya. Aywan ko lang kung cause yun ng kanyang gout. May kaka-gout siya eh. May, aywan ko lang, may connection ba yun? Ganun. Yung may sama ka ng loob, no, nagmamanifest sa katawan, ganun. Kasi ko, sa loob-loob ko, si Mary, no, itong year of, ano, yung dumaan na year of mercy. Sabi nga, Jesus is the face of mercy. But no human person has plowed the mystery of mercy than Mary. Narinig niya at the foot of the cross kung paano nagpatawad si Kristo. Diba? Sa mga nag-crucify sa kanya. Ego, that's the only way to follow God, no? Jesus Christ, to forgive. And year of mercy, it's a time for us to go back to the source of mercy. We are also forgiven. Kaya nga, si Mary talaga yung magandang example sa awa, no? At sa ating buhay, siguro yan ang ating susundin, no? Kung si Mary talaga yung ating example of God's mercy, yeah. Pero alam mo, alam niyo po, yung ano, nung 2016, nagkaroon din kami ng celebration sa order noon. Di ba, Year of Mercy yun? Oh, 800 years ng order yun, yung 2016. Kasi napaon yung order 1216. So, 800 years, 2016. Tamang-tama naman, bumisita yung aming Master of the Order at saka yung mga chapter fathers. Nag-chapter noon eh, sa Bologna. At kausap na si Pope Francis. Tapos, sabi ni Pope Francis, you know Dominicans, you can only have renewal if you will be in touch with the suffering flesh of Christ. So, no? Sabi niya na, kayo, magkakaroon kayo ng pagbabago at pagbabalik loob at pag renewal sa Dominican order kapag kayo'y ano, na in touch sa mga nahihirapan sa ating paligid, sa ating lipunan. No? Unless we'll be in touch with the suffering Christ in our midst. Talaga yung in-express yung awa, no? Na matulungan niya ng kailangan. Walang renewal na mangyayari. So I believe the year of mercy, marami tayong ano, marami magandang reflection, and Mary is the, you know, the person really contained in her life what God wants and what people wants. Para siyang Ark of the Covenant, no? Sabi niya na sa kanya si Kristo, at yun na naalala natin sa mystery ng ano, ng Luminous, di ba, yung wedding at Cana. Very sensitive siya eh. Nung nakita yung pangailangan, she went to Jesus, no? At yun, na dumaloy sa kanya yung grasya ng Diyos, yung awa, no? Dumaloy sa kanya para sa nangailangan. Alam ko marami things shrines. I was assigned in Manawag. Alam ko, nung nasa Manawag ako, ang promise ng Blessed Virgin Mary dun sa story na nagpakita siya, eh, mula sa Manawag, I believe all the shrines, no? To follow, forever, no? Doon dumadalo yung grasya ng Diyos sa panalangin ng Blessed Virgin Mary. Not that she's the source, no? She's the one to be the vessel, no? Where she carried Christ in her heart and in her womb. No? Siguro yung awa ng Diyos na dumadalo talaga kay Maria. Amen po. Amen. So, po yan, no? Talagang sa bawat dambana, sa bawat na kakasalungan natin, imahe ng mahal na Birhen, pagdedebosyon natin sa Kanya. So, nararamdaman natin yung awa ng Diyos kasi talagang daluyan siya nung awa ng Diyos. Amen po. Amen. Siguro. Alam mo ba, nung sa Manawag pala, may nalala ko, nung novices kami, si Father, no? Father, yung novice state namin, yan yung stage ng transition from lay to religious, no? Meron kami isang ano brother doon na ayaw niya talaga magpasindi ng ibang kandila sa dambana ng Blessed Virgin. Siya talaga yung nagdadasal. Sabi namin, after a while, ba't ka ba ayaw magpasindi ng kandila? Ba't ikaw lang? Sabi, nagdadasal kasi ko sa Blessed Virgin Mary na sana ihingi sa Diyos na dumami yung buhok ko. Kinakakalbo siya eh. After 1 year, dumami yung buhok niya. Wow! Si Mama. Pero nga, hindi siya naging specific, dito dumami yung buhok niya eh. kidding aside, Father, just making it light. Ah. Kaya salamat. Amen. Ayan.
Sige. Mm-mm. Si Rita, balita ko gusto mong tanungin ng mga personal sharing si Oo nga, Bishop. Rita. Pero ang realization ko, Father Franz, parang pipila ako. Pwede ba niyang papayatin tayong lahat, di ba? Kasi obese one lahat tayo eh. Sige. Sige po, Bishop, personal sharing naman po of your devotion to Our Lady. Maaari niyo po bang ibahagi sa amin yung mga personal na na pagdedevotion po na ginagawa niyo sa ating mahal na ina? Ang devotion ko talaga yung devotion ng order, no? I pray the rosary, I sing the Blessed Virgin Mary, Salve Regina every after night prayer, or kung hindi naman, I recite it after night prayer. Yung ano, yung piyesta ng mga shrines namin na devoted to the Blessed Virgin Mary, lalo na nung nagsimula yung Philippine province, wala kasi kami talaga ano no, resources kasi nga ganun talaga pag birthing stage, no? Sabi ng mga matatanda namin, we were supported by two virgins. The Virgin of Manawag and the Virgin of Lanaval. So, yeah, pag piyesta ng ganyan, nandun po ka ako lagi. I make it a point to be present. And yung pong scapular, importante po sa akin yun. So, alam ko, pag nagkakamali ako dati, pag dumadaan ako sa mga ano, nagkakamali, inhalik ang scapular, ganun. That's to be in touch with the Blessed Virgin Mary also, na ina ng awa. To be honest with you talaga, I'm trying hard sa devotion ng Blessed Virgin Mary. Nakakahiya mo sabihin na bilang Dominican, I'm trying hard. Kasi may mga klase ako na sobrang devotion, devoted eh. Talagang, pag if I compare myself, parang nasa ano ako eh, nasa last level ako eh. Ano, makikita ko yung kaklase ko si Father Mactal, talagang Mariologist siya. Pinili talaga yung maging ano. Marian, ako, ang layo-layo ko. I'm trying hard with my devotion to the Blessed Virgin Mary. Wow. Amen po. Ayan. Sa ngayon po, Bishop, no, sa inyong kasalukuyang ministeryo sa simbahan bilang Dominicano, pari, at ngayon, Bispo, paano po kayo natutulungan ng inyong pagdedebosyon sa mahal na ina sa inyong paglilingkod sa ating simbahan po? Siguro in terms of work, wala naman siyang problema, Father. Alam natin yan, no? Brother Ivan, Sister Rita, na kung anong binigay na trabaho, gagawin natin, no? With all our best. Think ko mahirap yung, ano, yung gumagawa ka na mabuti at hindi ka pa maintindihan, no? Yung sinasabi lang, damn if you do, damn if you don't. At okay lang, kung tagalabas, okay lang. Pero kapag kapwa mo, pare, kasama mo sa community, o kaya, alam mo yung you're all good intention, pero still you are suspected to do something wrong. Alam mo, alam niyo po, talagang ano, naalala ko si Blessed Virgin Mary na despite her situation na hindi siya maintindihan, lalo doon sa Annunciation, ano, she followed the will of God. Ako, ganun ako eh. Kapag gumagawa ng isang bagay, lalo na sa nung mga na-mention kanyang trabaho ko sa, ano, sa formation, pag masyado ka naman mahigpit sa mga seminarista, magagalit sila, no? Pag masyado ka naman maluluwag, magagalit yung mga pare, no? What I did was really to follow what is right. I don't mind what people say. No? I mind what the Lord says. Ando naman yung guide. Eh. Nung naging provincial ako, ang daming pumupuna. No? Kahit na wala akong intention na masama, isipan ako ng masama. At minsan, masakit pa yun kapag kapwa Dominican na nagko-comment, di ba? Kaya I told myself, Gilang, ang gagawin ko na lang yung I just take it in. Good or bad, I have to take it, no? Though, siguro, for my sanity, sabi ko, siguro, ang importante, nakakabuti naman yun sa isang tao, no? Natanggapin ko ano man yung hindi magandang nangyari o magandang nangyari. Siguro, part yun ng pagiging contemplative. I always look at Mary as contemplative kasi ang isipin ng contemplative sa akin ay yun yun, nakikita talagang kamay ng Diyos kahit sa hindi magandang nangyayari. I tried my best to follow Mary in that case. No? Na sabi natin, wala ka intensyong masama pero pinag-isipan ka ng masama. Siguro si Blessed Virgin Mary, ang intention lang naman yun, sumunod sa kalooban ng Diyos but she could be stoned to death. No? But she still followed the Lord. Ayun, ang inisip ko lagi, Mary is my example in terms of taking any task. No? Being pointed kung ano yung hindi mo iniisip na masama, pinisip na masama, si Mary, she took it in, no? She followed the will of the Lord.
Siguro, yan ang pinakauna. Pangalawa, yung sinabi kanina kay Meister Eckhart, if you love Mary, you have to give birth Jesus to our lives. So, sana, pag nakikita ko yung mga images ng Blessed Virgin Mary, may hawak na si Jesus Christ. Like yung iniisip, yung, sana yung devotion ko, huwag mag-end kay Mary, no? Mag-end kay Christ. Laging iniisip ko lagi yun, the mercy of Mary is the reflection of the mercy of God. So, yun. Sana, no? Sana ganun nga ang mangyayari sa pagiging contemplative ko in terms of doing an action that is very demanding. Kasi most of the time, sabi nga ng isang, ano, si Meister Eckhart din, the more you reach in, the more you reach out. Siguro ganun katindi si Mary, no? Na kahit alam niya na walang ginawang masama yung anak niya, but she stood there, no? She stood there and allowed things to happen because it was necessary. And it was coming from a very deep, no? Contemplative life to see the hand of God in the difficult situations. So, yun ang inisip ko lagi pag pagdating sa di ko pa alam nung mangyayari doon sa ano sa trabaho sa ano sa diocese. I have to be honest, I'm a religious, no? So I'm entering a diocesan life, so I will hopefully Mary will be my guide, no? Eh, kung talagang sabi niya kay Father Franz kanina, kinawaan tayo. Kinawaan talaga ako rito eh. Hindi ko na nakikita ang sarili ko rito. Nilagay ako ng Diyos, no? So, siguro, Mary is my best example. When things would happen as they are expected, so let's take it in. Kung maganda man, praise the Lord. Yeah. Thank you. Amen. Amen. Ay, nasabi na ata ni Bishop lahat, no? Talagang isa pong nakakapagpalalim po sa atin ng ating karanasan at ng mga natutunan natin when it comes to mercy tungkol sa awa ng Diyos. At siguro dahil po dito ay pupunta na po tayo sa ating challenge. Sino ba magbibigay ng challenge, Father Franz? Yan. Meron pa rin tayong challenge, no, para sa ating episode na to. Father, meron kasi, Bishop, meron kasi kami ditong do whatever he tells you. No? Ito yung challenge namin sa ating mga kamandalakbay. No, una, dahil ngayon, season of Lent, no? Meron tayong three pillars of Lent, di ba? Almsgiving, prayer, tsaka fasting and abstinence, no? So, syempre, dahil Lent, gagawin natin yung lahat, no? Naniyahan tayo, no? Nung pagninilay din natin na ito, no? Na kinaawaan niya tayo ng Diyos, ibahagi din natin yung awa sa iba, no? Through almsgiving, no? Tapos magpa-fasting tayo, mag-abstinence tayo every Friday, hindi para mag-diet, no? O kaya magtipid, no? So, yung gagamitin din natin para pantulong doon sa ating mga kapatid na nangangailangan, no? Yun, pakikisa natin yung sa paghihirap ng Diyos tsaka paghihirap din ng ating kapwa. Siyempre, papagtingin natin yung ating panalangin. At para mas lalong mag-iting yung ating panalangin, no? Isa sa mga challenge din natin, no? Magdasal ng rosaryo sa ating mahal na ina, no? Ikalawa, mangumpisan at magsimba. No, yan yung paanyaya sa atin ngayong panahon ng Kwaresma. Kaya para mas lumalim din yung ating pagtingin kay Maria bilang ina ng awa, tayo din, gagayahin natin ang ating Panginoong Hesukristo sa tulong ng mahal na ina sa awa, sa ating kapwa. At mas lalo nating raramdamin yung awa na yun sa pagtanggap niya ng mga sakramento, ng pangungumpisal at patuloy na pagsisimba. Hindi gagawa ng challenge? Papangit. Ay, naku. Papangit. Paano kung pangit na? Di ba parang lalo nung papangit? Mas papangit. Diba? Kaya ingat kayo. No? Marami nang pumapangit ng mga kamanlalakbay natin kasi di gumagawa ng challenge. Ayan. No? Bishop, maraming salamat po, no, sa inyong oras, sa inyong panahon, no, para sa ating pagtitipon. Bishop, pwede niyo po bang anyayahan din ang ating mga kamanlalakbay sa inyong mga nalalapit na consecration and installation po? Yes, lalong-lalo na sa ating mga kapatid, no, na malapit sa Manawag, doon po gaganapin yung Episcopal consecration sa March 18 at 10 a.m. Tapos naman, ang installation ay March 19 at 10 a.m. sa Alaminos. So, lalo yung mga kapatid natin sa Alaminos, sana makita-kita tayo doon. Alam ko, matagal na kayo nag-antay na magkaroon ng obispo. So,
tama-tama sa kapistahan ni San Jose, ayan, kapistahan din ng ating cathedral, sana makikita tayo doon, installation din. Ay, Father Franz at Brother Ivan, Sarita, baka kung pwede, Punta tayo. Makalapit kayo, why not? Punta no? Kung hindi, tayo. sama niyo naman Nako, ang nako, pagdasal. nako. Nako, nako, nako. Tapos may malapit yung Sandal Islands, eh. Pwede na kayo dumiretso. Oh! Saka may gusto. mga mongha tayo dyan sa Carmelite, di ba? Yung mga Carmelite ng Burgos. Si Sorbon, nandoon. Hindi ko pa nadalaman. Oo, mga kaibigan natin. Ayan. Kaya, Bishop, no? Prayerful congratulations po sa inyo. Pakisama niyo po sa dasal ninyo po. Salamat po. Opo. Yes po. Makakaasa amen po kayo Bishop. Na ipagdadasal namin kayo ang inyong ministry. At nawa, samahan po kayo lagi ng ating mahal na ina sa inyo pong paglilingkod, no, sa simbahan, sa kanyang anak na si Jesus. No? At tayo mga kamanlalakbay, no, katulad niya ng sinasabi sa atin na naging pagninilay natin ngayong episode na ito, kinaawaan tayo ng Diyos. Bahagi natin din yung awa na yun. At ang pinakamagandang modelo, no, ng pagbabahagi ng awa, sabi nga nila Father, nila Bishop, tsaka nila Kuya Ivan, Miss Rita, walang iba kundi ang ating mahal na ina. Tutulungan tayo ng mahal na ina upang mas lalong maging maawain tulad ng kanyang anak, si Jesus. Bishop, hingi po kami sa inyo ng inyong prayer and blessing para sa amin at sa ating mga kamanlalakbay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa inyong biyaya, inyong buhay, ng mga pagmamahal ng pamilya, kamag-anak. At maraming salamat po, Panginoon, sa aming bukasyon na sumunod sa inyo. Nawa ang aming pagsisilbi sa aming pamilya, sa simbahan, kung saan po kami nakaluklok sa pagtatrabaho namin, sa mga tao na kasalumuhan namin, nawa makita po sa aming gawain ang awa. No? Nawa po ang aming pagninilay kay Ina tulad ng awa ng aming ina. Itong panahon ng Kwaresma ay hindi lamang maging salita, kundi magiging makikita sa gawa. At nawa, Panginoon, basbasan niyo po kami ng lahat ng grasya na aming kailangan upang gawin po namin ang aming mga tungkulin. May God the Father bless us. May God the Son heal us. May God the Holy Spirit enlighten us. Give us eyes to see with, ears to hear with, hands to do the work of God with, feet to walk with, a mouth to preach the word of salvation with. May the angel of peace watch over us, lead us at last to the Lord's gift of the kingdom. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Let's go. Viva la Virgen! Salamat po. Primarily, it's very triumphalistic to call ourselves formator because there's only one formator really, no? The Holy Spirit. So we really have to listen, no? To the action of the Spirit. No? I know the Church has come out recently in 2023 a national ratio for the formation of seminarians. And there are elements there in different stages. Like for those in philosophy, they call discipleship stage. And those in theology, they call configuration stage. In my years of working in formation, I started when I was a student brother. I was requested to be an understudy for the post-novitiate. So I was assistant in formation at that time. And while I was assigned in formation, I was ordained and that was my assignment. 4 years after, I was assigned at Manawag as the second stage, which is the novitiate. So I was there from 2001 to 2006. Then I decided to volunteer and there was opening for the mission. So I decided to volunteer and I was sent to our mission in Sri Lanka. Then I was hoping it would be a different work, but it ended with formation also. Then when I came back, I was assigned at Manawag, but not in formation. I had a stint as prior for 11 months. And after that, the work as provincial from 2016 to 2021, I realized they're not strictly formation for the priory of Manawag and the province. I believe the work is still formation, accompanying our brother Dominicans in their vocation, whether as under formation or the permanent formation. I know this would be a different environment. I have to be honest, I'll be living
differently in terms of the Dominican life. No, we have a community to accompany the brother to discern, especially for those seminarians under formation. I thought all the while we have only the strong community life, but the diocesan, you cannot live in that life without community life, because their community life is very strong also in the diocese, from their presbyterium, from their parish. So a person who could not live community life, if put in the diocesan setting, they would find it difficult also. You have to really go out where the people are. So I see some commonalities, but I have to be honest, I would like really to listen and learn from them, no, about their life, and I hope to be relevant to their questions and to their needs. The first task is really to immerse oneself in God. We have to start where the people are, not to impose on them, because we have come from different origins. No? Other than being immersed with God, I believe we have to bring people to be immersed in God also. I mean, to be strong in terms of knowing where God is leading one person. There are really gifts, no, the Lord has given to persons. And unless we respond to this gift we call charism, we will not be happy. So if one is really called for priesthood, so be it. One person has to manifest his desire, and the ones in charge or approving this have authority should also be able to see, because they're in touch with God. Because once we're in touch with God, we're connected to one another.